malalay sa magulang. Ibig sabihin, may kapataan, may lihis sa LPM. Hindi yan under LPM, under PTAS. Diba sis, meron tayong tech setup? Diba? Hindi mo pa masugid na pinupush yung tech setup, diba? Okay, ang pabasa, subscribe, ay tuntungan yan papunta sa setup. Kailangan masugit mo itong i-pursue para ang anak natin hindi ma-addict sa unbeliever. Diba? Sabi mo, nag-detect sila patago sa bag. Ang pag-asa nila ay nasa magulang na masugit na i-pursue ito. Kasi nagawa na natin ito yung dalawa, diba? Nag-relax pa na tayo dito eh. Dapat pag yung kinit natin dito, hindi mo wala, dagdagan natin. Parang sa 2 Peter, want to pay, upgrade, virtue, virtue knowledge. So, ito si, nasa position ka, at turuan na lang ibang pamilya dito. Gano'ng kalayo ng ibang pamilya dito, tan, di pang nagpapinan na pabasa eh. Pero mayroong pamilya, may pabasa na, may scribe na. So, nasa atin ang magturo. Totoo, may kapintasan yung kabataan. Pero kapintas ng kabataan, bunga ng magulang, nag-relax. Para mga akala magulang, pag nagdala na sa class, masunod na lang sila. Makinig kayo mga magulang, ha? Pag nagdala niyo ang anak niyo sa class, doesn't mean bereyan sila. Doesn't mean bereyan sila. Gusto na niyo? Pag nagdala niyo ang anak niyo sa class, para sa training ng try for matra. Pero, isinginin nyo pa rin yan. Ibig sabihin, kaya mag-uutos. At ina-appreciate ko naman si Sir Ponce, masigatik ka mag-uutos ka na mag-interview. Sabi natin magiging hindi masyado perfect. Pero mas magigatik kita rin na yung isa. Pero gusto ko sabihin, kailangan, kulang tayo din. Kailangan tuloy-tuloy na. Number two, kailangan umabot na sa Texas. Diba na isang mag-uutos natin? Pahiram nyo. Tignan nyo, posisyon, ipiniiwanan nyo. Text mo si ganyan, text mo si ganyan. Say sabihin nyo. Ginawa na ni Carl Eric yan, okay, Sir Gerald, kaso hindi lang tumituloy. Ngayon, pag sumagot, kaibigan na niya yan. Hindi, instant. Ikaw pa maalala eh, kasi hindi pa sanay mag-text sa unbeliever. Ay, sorry. Hindi pa sanay mag-text sa Christian. Sanay yan sa unbeliever. Diba? So, aalalain mo yan ng matagal, ng ilang taon. By the time na binitawan mo siya, kaibigan na niya yun. Okay? So, yan ang kulang sa atin, mga magulang. Meron ba tayong anak? Pwede na mag-text, pwede na sa setup? Amen. Meron na. Si Kizan ni Camila, pwede niya. Mabigay lang sa truck, mabigay ka lang sa gawari. Ngayong hapon, workshop natin, bisita kayo. Tapos mabigita kayo, panggabi. Invitation lang, setup na yan. Inutos nyo! Mas matindi, pero talo kayo ng yoga fitness eh. Pero hindi mali yung ginagawa nila. Hindi kulayta lang sila. Kaya, pakutayan nyo mga yoga. Pumunta kayo rito. Kawawa eh. No? Pero sayang tayo eh. At pinahayin lang yung sunay tanong dapat gawin. Hindi tayo ni kulayta, lukewarm naman. So, kaya dito, para hindi kayo lukewarm, ibalik lagi nyo sa balikat nyo. Pag naka-LCM ang anak ninyo, kayo ang tamat. Kasi hindi pa sila LCM, under sila ng PTA. Ang LCM nila under sa PTA. Si ay isa ang under siya kay Abraham. Hindi tayo hindi kulay na. Look one. Alam nyo sino yung dapat LCM dito? Yung mga magulang din. Diriyan na, diriyan, di ba? Alam nyo ba yung asawa ninyo? Di ba meron tayong mga asawa ginaw? Grabe. Bakit ginaw? Hindi nyo rin. Taman. Pinapa... Ma-subscribe siya, ha? Hindi ko rin sinisigil. Hindi masama magpa-session si Gardone. Pero makakatulong yan kasi i-accept lang din yan. Ngayon, huwag na kayo maghintay ng iba. Kayo mismo mag-network session bilang mag-asawa. Ang kayong na LPM, yung anak nyo hindi LPM eh. Yung anak nyo under sa PTA. Yung LPM nila under sa PTA ninyo. At kung kayo relax, inaasa nyo sila mismo ganyan.
Nagtatago na sila, hindi naman na pagtatapat yun eh. Oh. Hindi naman sila hindi na sa klonotulong. So nasa kamay ninyo ang kanilang dugo. Hindi sila pwede sisihin. Oo nga, mali nga yung ginawa niya. Pero nasa atin na maging offensive. Tama yung ginawa mo sis. Hinatak mo papasok sa gawain. Pero kulang, kung isang dugo lang. Offensive yun eh. Babawalan mo yung word niya. Ang offensive, ano? Utusan mo sa physical attack. Ang defensive, wala kang ginawang kaibigan, parang naguro lang siya. Naghihintay na siya makawala. Inihintay na ako sa buhay, makawala lang ako. Parang makawala sa hawala. Malala yun. So, kailangan bago pa siya makawala sa hawala, turuan niya na magkaroon kaibigan. Hindi makakawala sa hawala, pero sa mga Diyos na paraan. Akala niyo, hindi sa sariling paraan ng Diyablo. So, ang traditional, yan ang walang attentive. So, nasa tayo ng, ang ano natin, advantage natin, bakit? Hindi nyo napapakinagalaan. Kaya natin, dito saan. Yan to yung tao mo. Kahit tayo magulang kasi relax. Kasi natin yung gulang. Progressively. Mga elders. Sino sa inyo nagpapaalala sa mga magulang sa gagawin? Dito sa set up. Baka sabi ninyo, wala. Yung asawa nyo. Of course, ngayon nyo, not sure, pero hindi, no? Pero as elders, or mga magulang na medyo mature, pag namin nyo, nakasharing nyo, okay, may doctrina. Enjoy my church doctrina. Pero mas mahalaga yung master key. Hindi ko inawala yung doctrina. Pag nakasharing kayo magulang, or matahin nyo na sa gagawin. Mag-share kayo doctrina, idugtong nyo na yung hukong. Gano'ng katagal niya yung doctrina para matutunan, tapos maapun na ng hukong. Diba? Sabayan nyo na ng hukong. Diba, nag-share kayo ng doctrina. Sa mga magulang, nare-revive kayo. Ngayon pa tayong anak, iset up nila yung anak nyo. Nakikinig kayo kung may kulang, di ba? Nakita mo may kulang, ikaw sa mingit para mag-share. Ako, may na-read na yung mga term na mali. Parang yung bata, huwag mong paloy din. Pag pinalo mo yung bata, ay parang mag-review. Di ba? So, ang tanong term, isang tutos mo na bago mo paloyin. So, may mga word din na kulang. Pero, hindi masama tuktungan, okay? Yung tumbok ko, mga preachers, pag kayo mag-preach, tumbukin nyo, ano yung gagawin? Ano yung hindi pa nagagawa? Tama. Yung right kanina, yung right time. So yun yung tumbukin nyo, paalala-paalala. Walang katapos ang paalala to, no? Hindi ito nakuha kasi overnight. Pero huwag kayo mag-relax. Nagkuha niyo isang beses, nag-relax ka. Yan ang mali natin. Kunwari meron kayo nagawa na maganda. Makita natin maganda. Wala. Nakit natin yan. So, ito paalala ko. Pag nagawa niyo isang beses, hindi pa tapos ang laban. Ang kaaway ko sa usyan. Sa susunod gaganti ko, lilibangin kita. Sabi ni Sir Sil, pupulasin kita ng batong bata. Papibiluhin ko ulo mo. Para malibang ka, malimutan mo yung pinapagawa mo. Ito'y din. So, okay. So, pag may nagawa kayo mabuti, lalo niyo pang bantayan. Kasi, kaya, kaya niyo pala yung kaaway, huwag na kayo mag-dira. Sigera pa diba? Tanong ko lang ba, Tansi? Ano yung tanong mo? Pwede hindi ko sagutin. Yung ano, halimbawa bata, siyempre may otos ka bago mo paluhin. Joshua, kapag na pinalo ko siya, kung anong ginagawa namin, nagalo na rin sa iba. Nagalo na rin sa mga niya. Ito ba? Nagalo na rin sa mga niya? Oo. Ang sinasabi naman ni si Russell, na kapag na may inuubos ka sa kanya, aamuin ka naman ngayon. Siyempre, ikaw magulang. Bula-bulahin. Oo, bula-bulahin. Ay, tansirin nga. Oo. Papayag ka naman doon sa bula-bula niya para... Mayroon ka na nun. Di ba may utos muna? Ngayon, kung talagang gagaya siya, may utos muna siya. Di ba? Kaso, tinuturuan natin respeto sa bata pag nakatatanda. So, kaya nagawa ng bata yun sa magulang, may laro si magulang, may laktawag. Wala siya takot sa magulang. Ibig sabihin, kung ginawa niya yung gaging laro ang tingin niya sa magulang, ang laro niya yung magulang, sabi ko, hindi ba, huwag muna laruin ang anak. So, meron ko, meron hindi iyakin natin. Pero, bakit nag-iiyakin? Puro laro, hindi ba?
pinapakinig ko na tumitingin na sila pampay sila ng buwan pa tapos nakakulong kagad. So ibig sabihin, dapat kapag may partida na binigay ito, hindi pa ginamit eh. Kaya naging iyakin. Eh, hindi pa naman iyakin, dapat sa mandalin. Ngayon, yung iba, dati iyakin, tumitingin. Dapat huwag kang mag-contento. Lagi mo tingnan, tumingin pa rin. Narelax kayo. So, kaya hindi yan overnight. Balik tayo. Kung gagawin ang bata yun sa magulang, at tingin ang bata sa magulang kalaro. Ilalaro mo rin, ulang. Hindi. Parang pinag-part ako sa kanya na ano, isang parang pinakalaro niya yung mga sagawa sa bahay. Hindi, ang isipay ko isang mga tanong ko. Meron ba ang aliw sa kanya ba? Yung aliw yung parang hindi formal talk. Formal talk, di ba? Dapat formal talk. Kasi ano, minsan yung pusa ay susayin po sa makinig. Pero yung pusa, ayun na sa akin, kapag nakakita sa mga ano, papalunin pusa, tapos minsan pang nagigigin sa ako, yung papalunin. Eh, yung pusa, hindi naman tao yun eh. Tao, tao yun ba? O sige, sige, nakakausap yung pusa. Ganito, turuan mo si Joshua, hindi niyo ako pwede palunin dahil magulang ako. Mas mature pa ako sa'yo, mas malalim ako sa'yo. So, bilang galang, kailangan ako lang papalo sa'yo. Pag mas malalim na tanak ay sa akin, sa revelasyon, at malaking komunikasyon natin sa akin, pwede muna ako usang pag hindi ako tumunod palo. Okay? Sabihin, hindi pwede niya kanya taluhin. Sabihin niyo. Pangalawa. Ginagawa niya sa bunso ko. Hindi, nagbalik tayo. Wala siya. Pero tumiigil siya kasi. Wala mo. Okay, wala siyang tao. Sino yung pwede malo? Explain nyo. Pwede mamalo, yung mature. Yung may nakakaya pwede mag-supervise. Okay? So, ganun lang yan. Simple lang yan. Si Dosa, kung hindi siya nababakante, for utos, hindi siya makakapag-laro. Kunwari, akala mo hindi yung laro. Para sa kanya, laro yun. Ay, yung pusa, pinapalo. Hindi lang pusa, pati na, ay. Paluan tayo. Nakita ko na, di ba? Si Divines, si Dapong nung anak. Hmm. Eh, tingin ko rin yung sobrang mali niyan, pero sa kanya tayo. Nako mo? Oh. Kusat siya, hindi yung bigay ganyan sa mata. Pero sa mind niya, laro yun. Tama. Okay? So, ipapaliwanag niyo. Pag ginawa, wala kang galang. Ito, hindi ko palo. Pakison. Natusan namin yung bata. May malisin mo yan. Sigalo sa text namin. Bakit? Walang galang yun. Ako mo? So, may mga biro, hindi pwede. May laro, hindi pwede. Sa, kahit sa isip niya maglaro, iba na napak. Sige niya, laro yun. At tinanay nga ganun eh. Pinabayaan niya ganun eh. So, maaga pa, kung niya ituro. Yan isang, hindi yan isang laro. Yan ay isang, ano, yan ay isang utos. Kung gagayahin niya, gagayahin niya ng kompleto, meron ka focus, meron kang bilin. Okay? Siyempre hindi eh, sa kanya laro eh, palo. Pero hindi gano'n gano'n bata. Okay? Salamat sa training, pero siyempre alam ko, inaamin ko naman may relax ako. Ngayon si Joanna, say opo, tinutuwa ko siya mag-opo. Ngayon, pag tapos na, sasabihin naman niya sa kuya, say opo. Mga ganun sa kuya, kaya inuutusan niya yung kuya, ginagaya niya yung kuya niya. Kasi si Joffrey talaga kurang sa kapatid. Para sabi ko nga sa kanya, huwag ka magpakita na wala kang pain of command kasi may hiyari si Joseph. Kasabi niya, Kuya Joseph, opo. Oo, ito, mag-release ko lang sabihin ha. Okay, peace out sa Jacob. Kung kurang yung kuya, pwede ko na siya mawalan. Ang kasusunod yung mature. Kahit mas bata yung mature. Hindi ko sasabi, sumunod agad. Pero, sa future ba yun? Kung ito, talagang puro laro, limang laro ka nun. Nasa ngayon si Joseph? Baptist? Ano? Niyo? Okay. Dapat may sigil kayo. Wala kayo sigil. Set up. Pumunta yan ha, hindi ka kasama. Dapat may tulog yan. Sini ka sharing, sini ka interview. Okay, tuloy tayo. Wala pang pinado, iyak na.
Dalam nila utangnya. Ang susa po na yung nanay, labas mo na. Okay. Ito ah, tulitin ko. Kailang offensive. So, yung mga bata na offensive, ano, yung LCM nila maayos. So, kailangan, ito nakabulit mo sis. Meron na tayong text eh. Hindi ko pa na-realize gano'ng kapangyarihan yun. At matipid yan. Matipid yan. Yung nagliligawan ka sa text eh. O, matipid yan. Okay. So, sister Jelena na.